iba palang gate ang dapat pasukan. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Princess. And for today's video, samahan niyo ako na mag-renew ng aking passport. So, papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga kailangan para makapag-set ng appointment. First, go to the DFA website to set an appointment. Select the nearest DFA in your place. Choose your preferred date and time. Then fill out the necessary details. After filling out all the necessary details, magpo-proceed ka na sa payment. Maraming payment options, but I chose 7-Eleven. You just have to bring the confirmed online appointment, your accomplished application form, your current e-passport with photocopy of the data page, and of course, personal appearance. We're here na at DFA Aslana. Tayo mag-process ng renewal ng ating passport. And mabilis lang din naman siya, mga almost an hour. So, ayun. Basta kompleto ka lang naman ng requirements, walang magiging problema. And pauwi na tayo. So, baka duman ako ng Baclaran. Yeah, guys, nagdalawang isip pa ako kung itutuloy ko ang paglakad dito, padiretso. Kasi, hindi ko sure kung may tatawiran ako pa kabila. Kasi sa kabila pa yung sasakyan ko. Pero, buti na lang, meron ako nakitang overpass. So, doon tayo tatawid later in life. So, samahan niyo ako and sana walang mangyaring masama sa atin. And I think, I'm gonna visit the church. Tapos na ako sa confession. Tapos na rin ako dun sa penance na binigay sa akin. And I cried. Tapos, lakas ng loob ko. Nakipag face-to-face ako kay Father. Face-to-face, confession. Vlog sa wala masyadong tao. Bantayag ng mga desa para sido. Oh my gosh, I don't know how to eat. So, ayun guys. I suggest you guys should confess yearly or yeah. Actually, ano yun eh, parang it's an obligation. If you're a Catholic, it's an obligation for you to confess your sins para ma-forgive ka ni Lord and para rin sa'yo, sa sarili mo na makapag-let go ka ng mga nararamdaman mong hindi maganda. And ayun, sobrang nakakaluwag siya after yung feeling. And
yun lang naman. Nakakaluwag siya sa pakiramdam na lahat ng mga dinadala mo na sabi mo without being judged. Kasi syempre, merong secrecy. Pag nag-confess ka, hindi bawal sabihin ng mga pari yun sa ibang tao. And your secrets are safe. Not really secrets, but whatever you're feeling, lahat yon, they'll just accept it and will give you penance, pagdadasal ka. And after that, syempre, after your confession, huwag mo na ulitin yung mga kasalanan mo na ginawa. Huwag ka rin gumawa ng bagong kasalanan. And be a good citizen, be a good Filipino, be a good follower of God. And yeah, I'm not perfect, guys. Hindi ako perfect, marami akong kasalanan. Alam ng pari yun, sinabi ko sa kanya. And pagsisihan mo lang yung mga ginawa mong kasalanan. And syempre, tao lang ako, nagkakabaw. Huwag natin gamitin yung pagiging tao para magkamali. Yeah. On my way home, pauwi na tayo.